Ma'am! Ma'am, hindi po ako kandidato! Ako po, eh kailanman ay hindi nyo makikita sa politika. Hindi po. Ako po, nandito sa harapan ninyo dahil idol ko si Duterte. Kung wala si Duterte, hindi nyo po ako makikita sa politika. Hindi po ako mangangampanya. Nandito ako dahil, una, hindi po ako binayaran dito. Ako po ang bumili ng ticket ko rito. Ako po. Ako ang nagbayad ng hotel ko. Idol! Woo! Ako rin po ang ako bumili ng damit ko. Ako, ako. Wala po akong utang na loob kahit kanino. Para po sa inyo, nagpunta ako dito. Upang makiusap. Makiusap sa inyong lahat na sana po itong darating na eleksyon ay ipaglaban ninyo kung ano ang karapatan ninyo. Sa matagal na panahon, lagi na lang po tayong naglukluk. Lagi po tayong nagpuesto ng mga pangulo nang dahil sa awa, naawa tayo. Noong pinatay ang bayaning Binigno Aquino, ilagay natin si Cory Aquino. May nangyari ba? Ano nangyari sa Kalunggong? Pilasa! Pilasa! Tama po, nabilasa kasi nagmahal. Nung namatay ang bayaning Cory Aquino, ilagay natin si Pinoy. Kumanda ba ang buhay nyo? Kumanda ba buhay nyo? Hindi! Dumami ang adik! Hindi at dumami daw ang adik. Buti na lang, nagbago na ako. Idol! Ngayon, na naman, sino na naman ang tumatakbo? Isa! Anak ng asindero. Ano ba yung asindero? Yan yung mga maraming lupa. Magmula 1946 hanggang ngayon, gusto pa rin ba nyo ng asinderong presidente? Walang maitutulong sa mahirap ang asindero. Tandaan nyo yan. Ang mga asindero ay pinalaki na ano? Burgis. Alam niyo yung burgis? Kahit kailan, hindi nila maiintindihan ng mahirap. Kahit kailan, hindi. Sino pa yung isang kumakandidato? Yung isa, anak din ng dati kong idol. Sino ba yung dati kong idol? Si FBJ. Tumatakbo. Naniniwala ba kayo na meron lang karanasan ang hindi ko masabi yung pangalan? Wala! Sino? Sino? Yun. Si Ate Grace. Wala pang karanasan si Ate Grace, mga mahal kong kababayan. Ang problema ng Pilipinas, kailangan ang humarap isang taong may karanasan. Tama. Kailangan isang taong hindi pwedeng paglaruan ng militar. Ilang beses na tayong nagkaroon ng pangulo na pinaglaruan ng militar. Kudita. Tandaan ninyo, pag may kudita, bumabagsak ang ekonomiya. Sino ba ang nagpalakas ng ekonomiya ng Pilipinas? Sino? Kayo! Kayong mga OFW! Papayag pa kayo na bumagsak pa uli ang ekonomiya natin? Hindi! Hindi na! Sobra na ang hirap nyo! Sobra na! Susunod na kandidato!
Yung dati kong kaibigan. Yung dati kong kaibigan na taga Makati. Kilalan niyo ba lang? Dati kong kaibigan yung kakilala ko na lang ngayon. Alam niyo, sasamahan dapat walang iwanan, di ba? Dapat, kung natutulog ka sa aircon, dapat yung mga tagasunod mo natutulog din sa aircon. Pag ikaw nasa first class, dapat nasa first class din ang mga kasama mo. Wala pong pati mga tao. Lumalakas ang hangin ah. Mukha may kumukontra. Kontrahin natin to. Hindi ulan. Bakit ko po ba pinipilit sa inyo si Duterte? Sa oras na to, ang kailangan po natin, isang kandidatong may prueba. Pag sinabi natin prueba, may napatunayan. Dito, alam niyong lahat, kahit anong oras kayo maglakad dito, ma-hold up pa kayo? Bakit progresibo ang Hong Kong? Bakit? Bakit progresibo ang Hong Kong? Kasi safe. Safe ang Hong Kong. Kahit anong oras, kahit anong oras kayong mag-date, kahit anong oras kayong magkita, hindi ka ma-hold up. Hindi ka maaagawan ng telepono, hindi ka makikidnap. Yan, mga kababayan, ang Davao City. Kung nagawa ni Mayor Duterte sa Davao City, ang maging safest city in the world, kayang-kaya niya ang buong Pilipinas. Dalawa kami, kunin mo si Rona. Progress, sabi nila, progress daw ay nag-uumpisa sa peace. Kapag may kapayapaan, kapag safe ang tao, susunod ang progress, hindi ba? Eh nagawa niya sa Davao City. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang gawin sa buong Pilipinas. Gusto niyo ba na ang Pilipinas maging Hong Kong? Lalo na ako. Dahil sa totoo lang, mga mahal kong kababayan, mas gusto kong umuwi na kayo sa Pilipinas. Mas gusto ko na kasama ninyo ang inyong mga pamilya. Sa katandaan po ninyo, sa ngayon, sa oras na to, ang inyong katayuan dito sa Hong Kong ay pansamantala lang. Hindi kayo permanente dito, hindi ba? Kayo ay uuwi din ng Pilipinas, hindi ba? Kailangan pag-uwi ninyo, ang Pilipinas ay matinuna. Magiging matinulang yan kung mananalo si Duterte! Para ako nakakarinig ng mga magagandang babaeng kumakanta. Sino nga ang presidente natin? Plataforma. Ang yayabang ng mga tumatakbo. Sinasabi nila may plataforma sila. Diyos ko po naman! Magmula pa 1946, 2016 na, meron pong nagawang maganda yung plataforma nila. Wala. Lalo po tayong humirap. Lalo pong yumaman ang mga mayayaman at ang mahirap lalong humirap. Mga mahal ko kababayan, halo-halo po tayo rito. May tiga Luzon, may tiga Bisaya, may tiga Mindanao. Anak Mindanao, nandyan ba kayo? Sama